Welcome back mga technique sa aking YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyong ibibigay. Galing ha? Sana all. Yan mga technique, bigyan ko lang kayo ng idea tungkol dito sa sticker sa may tornilyo ng mga cellphone. Yan mga technique, makikita nyo yung sticker na yan. Yan mga technique, ang ibig sabihin yan, kapag punit na yung sticker nung cellphone nyo at binuksan yung mga technique yung cellphone nyo, nagpalit kayo ng battery, nakita nyo yung punit na yan, ibig sabihin mga technique, nabuksan na yung cellphone nyo. Oo mga technique, tama yun, nabuksan na kapag punit na itong sticker ng cellphone, kumbaga na repair na. Pero mga technique, kapag ako nagre-repair, nire-request ng customer na, kuya, wag mo yan gawing halatang nabuksan na kasi ibebenta ko yan. Siyempre mga technique, ang gagawin ko, pulidong kabit ng LCD, yung walang kawang dito, hindi halata. Kaya itong mga technique sticker na yan, natatanggal yan ng hindi napupunit. Papakita ko sa inyo kung paano siya tanggalin. Una mga technique, kuha kayo ng cotton buds bago fluid. Ito. Yan. Ibabad lang natin siya mga technique. Basa-basahin natin ng kaunti. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tarantado! Kasi mga technique, yung ginagawa ng buy and sell para hindi mahalatang na-repair na yung cellphone, binabalik nila ng buo itong sticker. Ako minsan, pag ako nagbebenta ng cellphone, ano ba, nabili kong sira, binabalik ko yung sticker na ganun. Pagka medyo nabasa-basa nyo ng mga technique yung sticker, sukutin nyo lang dahan-dahan. Natanggal na natin mga technique yung sticker niya. Yan, makakalas na natin mga technique yung tornilyo. Kapag na-repair na natin, napalitan na natin ang LCD, pwede na natin balik yung sticker dito. Yun. Tama naman mga technique yung paniniwala nyo. Pagka sira na yung sticker o napunit na dito sa tornilyo, nabuksan na yun. Oo, mga technique nabuksan na. Pero yung iba, tulad ko, ang ginagawa ko minsan, kinakalas ko yun ang buo bago binabalik ko pa rin yun. Galing mo! Pagka binuksan siya mga technique, hindi siya mahahalatang na-repair na kasi buo pa yung sticker. Depende pa rin mga technique sa gawa mo. Kung ang gawa mo talaga ay walang bahid na na-repair, yung kung ano yung style niya nung original, ganun pa rin. Yun, dun hindi mahahalatang na-repair na yung cellphone. Yan mga technique, kung may tanong pa kayo, mag-comment na kayo. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Marami pa akong video parating. Salamat sa panonood and God bless.